Good morning sa ating lahat. Ito ang pangalawang linggo ng taong 2024. At magandang umaga sa mga sumusubaybay. Salamat sa inyong patuloy na pagsusubaybay. At pagpalain po tayo lahat ng ating Panginoon. Okay? So, once again, pinagpala po ba ang bawat isa? Amen! So, lahat tayo ay pinagpala po ano? So, marami kasi bagay na pwede tayong pagpalain ng Panginoon financially. Sino pinagpala financially? Amen. Sino pinagpala materially? Amen. Sino pinagpala physically? Amen. Sino pinagpala emotionally? Amen. Okay, so sana, yung limang bagay ba yun ang mag-ito? Apat. Apat? Okay, so spiritually, kung lahat tayo ay pinagpala po doon, isang magandang bagay po yun. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Okay. So, lahat tayo ay pinagpala ng Panginoon. Wala naman pong hindi pinagpala sapagkat mayroong limang bagay na pwede kang pagpalain ng Panginoon. Okay. Ayon sa tinunggoy po natin, hindi kailanman siya ay nagkulang ng Diyos. Amen, no? Okay. So, ating pag-aralan ngayon ay yung life adjustment. So, nakakapag-adjust na po ba tayo as a Christian? Ang tao, nakapag-adjust na ba tayo? Baka may naroon pang nakakabit ng 2023, ano? Sana mag-adjust na tayo. Okay? So sana, i-adjust na natin yung buhay natin. Magkaroon na tayo ng pagsasaayos. Yung maganda sa paningin ninyo, tulad ng nakaraan na ating pinag-aralan is about the routine of life. Okay? So ano ba yung mga kinasanayan natin? Kinagawain natin, kinagawian na dapat hindi natin ginagawa ngayon. Sapagkat tayo ay binago na ng Panginoon. Yung sinabi ko sa inyo doon, yung damit na luma, pag mayroon po siyang sira at tagpuan mo siya ng bago, mababatak lang yun at lalagi yung punit o yung sira. So, sa panahon natin ngayon, isang maganda na dapat natin ginagawa ay yung pagsasaayos. Reconstruct, di ba? Spiritually, dapat rin reconstruct natin yung ating spiritual na buhay. Okay? Alam natin hindi tayo mga perfecto at mayroon talagang dapat tayong isaayos sa ating mga buhay. Okay? So, yung ating pag-aralan ngayon is put God's standards in your life and remove the standards of the world from your life. So, tanggalin natin yung pamantayan natin sa sanlibutan. Ano yung sabi dito is to open doon sa standard ng ating Panginoon. Sabi natin ng karana is put off and put on. So ngayon, papasukin natin yung pamantayan ng Panginoon sa buhay natin. Okay? Kasi yung pamantayan ito, ay hindi po talaga sila pipwinin na magkasama. Tama po? Kaya sabi natin dito, put God's standards in your life and remove the standards of the world from your life. Although na mahirap, pero kailangan natin gawin ito sapagkat mayroon tayong pamantayan na sinusundan sa ating Panginoon. Ang pamantayan natin ngayon as a Christian ay ang pamantayan walang iba kundi the scriptures. Amen, no? Dito dapat tayo sumusunod sa salita ng Panginoon. Iba na po yung pamantayan natin. Ang pamantayan, again, iba na yung ating ginagalaw ngayon kaysa ginagalaw natin noong una. So, clear. So, sana clear ito sa ating mga pinag-aralan. So, from the beginning, nung start ng ating January 1st week and the second week, ito na po, is to remove the standards of the world from your life. Okay? Let us open your heart to open again, once again, to open, to put God's standards in your life. Tanggalin na natin yung makamakasanibutang pamantayan. Magtataka kayo kung bakit ang Kristiyano, bakit dapat natin tanggalin? Kasi kung hindi mo natin tatanggalin, hindi po natin masusunod yung kagustuhan ng Panginoon. Kung ano man yung pamantayan na in-over sa iyo, mahirap po natin yung magawa. Kailanman, inihubili silang pagsamahin. Tama ho? So now, dahil tayo ngayon sa Panginoon, kunin natin yung pamantayan ng Diyos. Okay? So, sabi niya sa ating layunin ngayon is to turn to God and leave worldly things. So, let us adjust. So, mahirap mag-adjust as a Christian for me. Sa buhay ko, mga kapatid, ay kailangan mayroon akong i-remove. May kailangan akong alisin. May kailangan akong tanggalin.
ito ay isang malungkot na bagay na feeling makapagbibigay talaga sa iyo ng kalungkutan. Maybe you lost your friend, your best friend, because you follow the standards of God. Di ba? Marami po yung pwedeng mawala sa iyo. But, pero kung ito yung makakapahusay sa buhay natin as a Christian, kailangan ko siya gawin. Tulad ko at tulad ninyo, alam natin mabigat ang isang bagay na yun. Pero hindi po ibig sabihin na itaboy natin yung mga barkalin, no? Ang atin nandito is, kung paano ba natin ayusin sa buhay natin to reconstruct our spiritual life, ay kinakailangan talaga natin na may i-remove. May kailangan talaga tayo tatalin. So kung ano man yun, pero again, siya yung mananatili na best friend or kaibigan ko, pero mayroon talagang bagay na tanggalin para masunod ko ang Panginoon. Kasi again, yung ating kalagayan ngayon as a believers, hindi natin kinakailangan na nakikinig doon sa worldly o doon sa makasimputan na bagay. Parang umari yung ating pinag-aaralan ngayon po ano. So, ito yung isang mahigpit na tagubilin po talaga ng Biblia. Tama po? Okay. So, again, life adjustment. So, hanggang sa nag-a-adjust tayo, makakasanayan natin na ginagawa na natin yung pamatayan ng Panginoon. So, alam kong mahirap yun sapagkat matagal tayong nahawakan ng kaaway, nagpamuhay tayo sa ganung gawin, hanggang mo makitayo at biglang gaganun din na lamang tatagalin, medyo may kahirapan po yun. But by the grace of God, magagawa natin yun. Amen? Okay. So, let us, tayo pong lahat ngayon ay tumayo and then open your Bible, the book of Mark 8:36. Ito yung unang pananalita ng Panginoon sa kanyang pagdating ng araw na siya papahirapan at siya ay mamamatay. Okay, sa aklat ng Mark chapter 8 verse 36. Verse, isang verse lang po. So open your Bible, the book of Mark chapter 8:36. Sa aklat ng Marcos pangkatwalo talatang 36. Kayo po'y naririyan, ha? Are you with me? Say amen. Okay? So, let us read all together. 36. Ano nga ang mapapala ng isang tao pagkatanan niya ang buong daigdig kung ang katumbas naman ito'y ay ang kanyang buhay? Tayo po ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, walang ibang kukumpito sa aming Panginoon God kundi kayo, ang salita ninyo, Panginoon. Lord God, hanggang namin Diyos na masunod namin yung pamantayan ninyo. Hindi yung pamantayan ng makasalimutan dito, Panginoon. Panginoon, narito Diyos kami sa inyo na lukuban nyo na o Diyos kami ng iyong banal na Espiritu na siyang magtuturo, na siyang o Diyos na magbibigay sa amin ng lakas. Panginoon, tulungan nyo kami sa mga dapat namin alisin, sa mga dapat namin tanggalin. Ito man o Diyos ay masakit sa aming kaluuban. Lord, ngunit sa tulong ninyo, Panginoon God, magagawa po namin ito. But Lord, thank you, Panginoon God, sa oras na ito, sa tayong pangalan ni Jesus, na lahat ay magsabi na. Amen. Okay. So, life adjustment. So, pag life adjustment, pag-uusapan, kaya kailangan mayroon tayong tanggalin. Kailangan mayroon talaga tayong alisin. Mahirap magsalita pag ganito mga kapatid na mayroong dapat tanggalin. Sapagkat parang ang tingin natin, parang ayaw na tayo dito pabuhay sa puno na gano'n. Pero what again, sa ganang kalooban ng Panginoon sa binasa po natin, ito yung unang panalita ng ating pananalita ng ating Panginoon na kanyang tinutukoy dito na yung pagdating ng araw na habang siya ay nagmi-ministeryo hanggang pagdating ng araw, sinabi niya dito na pagdating ng araw, mamamatay, and then sa ikatlong araw siya ay mabubuhay. Sabi, for what shall it profit a man if he shall give the whole world and lose his own soul? So ano ang importante, ano naman yung kahalagahan ng buhay natin kung dumating man yung araw, ang kaluluwa mo naman ay wala naman sa Panginoon. Kautang man ang lahat ng mayroon ng mundong ito, subalit wala ka naman sa Panginoon, ito naman talaga ay wala naman kabuhayan. Okay? So, dito, sa talata na ating binasa, sabi dito, mula noon ipinaalam ni Jesus
sa kanyang mga alagad na ang anak ng tao ay dapat magbata ng maraming hirap. Siya'y itatakwil ng matatanda ng bayan ng mga punong saserdote. Okay? At ng mga eskriba ang ipapapatay, ngunit siya katong araw muli siya mabubuhay. Pinapaalam niya na dito sa kanyang mga alagad yung mga mangyayari. Ang pagpunta dito ng Panginoon ay hindi yung biro. Sapagkat ang kanya dito pinaglalaban, ang pamantayan na gusto niya dito ilagay ay ang pamantayan ng ating Panginoon. Okay? So bigyan mo muna kayo ng pamantayan. Ano ba pastor yung pamantayan na binabanggit ninyo? Diba? In the Old Testament, mayroon ng pamantayan. Okay? So, ilang pamantayan mayroon binigay ang Panginoon? Tungkol doon sa parang ni Moises. Ilang? Is 10 commandments. Tama po ba? May pamantayan na po eh. Inilagay na po doon na noon pa man ay mayroong pamantayan talaga ang Panginoon. Di ba? So, ang binanggit doon ang first 5 is all about sa Panginoon. And then, the second 5, 6 to 10 is dito naman sa atin. Tama po? Ang first part na binabanggit po doon ng Panginoon, makikita na huwag kayong gagawa ng larawan. Di ba? Huwag niyang kalilitaan ang pagsamba sa tuwing Linggo. And then naman sa mga susunod, sabi niya, kasama pa nga niyo, huwag magsisinungaling. Ito yung mga papantayan na binibigyan ng pansin sa pagkakataon ito. As a Christian, hindi mo kailangan na ang pamantayan ng mundo ang iyong ginagawa. Tama po? Kaya nga tayo ay nag-aral based dito sa salita ng Panginoon para magawa natin yung kanyang pinagagawa. Tama ho? May pamantayan yung salita ng Diyos, ito yung talaga yung pinaka-honor na ginagawa ng isang Kristiyano. Okay? Kaya dito, si Panginoon Jesus, pinaalam niya na eh. Yeah, pinaalam niya na yung mangyayari sa pagdating ng araw. And then, nasabi nito ng Panginoon, maliwanag na sinabi niya ito sa kanila, kaya niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagsabihan. Pagdating po rabang sa salita si ang Panginoon, kinuha ni Pedro si Jesus. Tara, punta muna tayo dito sa tabi. Di po ba? Nagsasalita siya ng gano'n. Palagay niyo, ano yung pumasok kay Pedro? Bakit niya kinuha si Jesus? Bakit kinuha niya tara dito muna tayo sa tabi? Ano ba yung pinagmamalang sakit ni Pedro? Bakit ano yung pagsalitaan yung gusto ang Panginoon? O, di ba? Isinasabi niya lang yun kung ano yung kanyang, kung ano yung mangyayari sa buhay niya. Binabanggit niya ito sapagkat gusto niyang sundin yung kalooban ng Ama. Ano ba yung sumunod na talaga? At sabi nito, maliwanag na sinabi niya ito sa kanila, kaya niyaya siya ni Pedro. Kaya tara, dito muna tayo Panginoon. Tapos ngunit, humarap si Jesus sa kanyang mga alagad at pinagbigaan si Pedro. Ang nangyari po nung sinabi ni Pedro, tara, punta po muna tayo dito, Panginoon sa tabi. Nung pinapunta po doon, humarap ang Panginoon sa mga alagad. At ito yung sinabi ng Panginoon kay Pedro. Ang sabi niya, sabi dito ng Panginoon, si Jesus sa kanyang mga alagad at pinagbigaan si Pedro, lumayo ka, Satanas. Ang iniisip mo ay hindi sa Diyos, kundi sa iyo o sa tao. Di ba? May tilang ayaw ipasabi si Pedro sa Panginoon. Pero hindi mo pwede. Di ba? Kaya sinabi ng Panginoon, lumayo ka, Satanas. Mayroon po ipigil sa buhay ni Pedro na hindi pwede ipasabi ngayon sa ating Panginoon. Hindi mo pwede sapagkat ang ginagawa nito ng Panginoon ay upang ipahayag, ano ba yung pamantayan ng Diyos? Diba? Kaya napagsabikaan po dito ng Panginoon Jesus si Pedro, lumayas ka, Satanas. Sabi dito. At yung sabi niya, ang iniisip mo ay hindi sa Diyos, kundi sa tao. Minsan, it's too hard to us to remove doon sa mga bagay na mayroon tayo dahil natatakot tayo eh. Diba, tatlong bagay mayroon akong binagin sa inyo ng araw. Natatakot tayo, nahihiya tayo, o baka may mawala sa atin. Di mo ba? Kaya ang sabi mo dito na lumayo ka, Satanas, at iniisip mo hindi sa Diyos, kundi sa tao. Oh. And then, ano yung sunod? Pinalapit niya Jesus sa mga tao, pati ang kanyang mga alagad, at sinabi, kung ibig niyo bang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili,
pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. O, di po ba? Pasanin natin yung ating mga cross. Mamaya may mayroon po tayong matatalakay about cross. About the cross. Okay? Now, during the time of Jesus, he was tortured. And not only tortured, and he suffered painfully on the cross because of you and because of me. Understand? During the time, na dapat natin alalahanin, he was tortured and suffered, and he suffered painfully on the cross because you and me, because your sin. Tama po? Kaya itong binabanggit dito ng Panginoon, pasanin niyo yung cross niyo araw-araw. And then mamaya, isabi ko po sa inyo, ano ba yung, at that time, during the time of Jesus, ano ba yung cross? And today, ano yung cross sa atin? Okay? And then ang sabi dito mga kapatid, sa binabanggit dito, na ang naghahangad na maligtas ang kanyang buhay, ay siyang mawawal nito. Ngunit ang mag-alay ng aking buhay alang-alang sa akin at sa mabuting balita ang siyang magkakamit niyon. Nandahin pa po ito nung pagsabi ni Pedro, Panginoon, dito muna tayo sa tabi. Kaya tinuloy ng Panginoon yung kanyang pagsasalita. O diba, minsan tayo, ayaw natin tanggalin yung mga dapat tanggalin sa buhay natin. Si Pedro, ayaw niyang pasintayin ng Panginoon na pagmamaya may babagin pa ng ganito, nakainitan pa ng ganito, sila, o magalit yung mga eskriba o yung mga matatanda. Pero hindi ho eh. Kaya tumuloy-tuloy dito ang Panginoon hanggang sa dumating dito po mga kapatid, sabi dito, ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig kung ang katumbas naman ito ay ang kanyang buhay. Ito yung verse ng ating binanggit. And again, another verse, ano ang maibabayad ng tao para maibalik sa kanya ang kanyang buhay? Kapag ang sino man ay nahiyang kumilala sa akin at sa aking salita sa harapan ng lahing ito na makasalanan at hindi tapat sa Diyos, ikakahiya rin siya ng anak ng tao pagbarito niya na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang mga banal na anghel. Ikinahiya ba talaga dito ni Pedro ang Panginoong Hesus? Nakakahiya bang banggitin sa kaibigan ninyo na hindi mananampalataya na ikaw ay Kristiyano na? Nahiya ba si Pedro na nagsasalita yung ating Panginoon na sinasabi na ganito ang dapat darating ang araw? Minsan mayroong mga bagay tayo na tinatago na ayaw natin tanggalin. It's time, mga kapatid, to open to you. You are a Christian. And you believe that Jesus Christ is your Savior. It's time to open to you sa katulad nito. It's time to remove your old self. It's time to put on yourself in your life. Tama po ba? Ito yung isang dapat natin ginagawa. Okay? Kaya dito sa pagkakataon ito, na binabalik po ito ng Panginoon, mga kapatid, sabi natin sa ating talata ngayon, put God's standard in your life and remove the standards of the world from your life. So sa Pedro, sinabihan dito ng Panginoon, baka hindi sa Diyos yung iniisip mo, baka yan ay sa tao. O sa iyong sariling kapanganak. Baka mamaya, magalit yung mga namumuno o yung mga eskriba dahil yun nagsasarap po ang Panginoon eh. Kaya parang, inano niya yung Panginoon Jesus, ay huwag na, huwag. Dito muna tayo. Pero iba po yung sinabi ng Panginoon, Satanas, lumayo ka. Diba? Alam niyo, ito yung isang bagay na minsan kinukontrol yung buhay natin para sundin yung pamantayan ng Panginoon. Diba? So, parang ayaw natin tayo ay mabulga. Ayaw mong ma-expose as a Christian. Kung ayaw ma-expose bilang isang Christian, gagawin mo pa rin yung pamantayan ng mundo. Sapagat ayaw mong ma-expose kung sino ka. Your identity as a Christian. Di po ba? Dapat nalalaman po yun ng tao sa kapitbahay mo, kaibigan mo, and hindi mo dapat yun
tinatago. Asa lai, di ba, sabi ng ating tinatalaga dito in Matthew? Chapter 5, 13-14, ang ilaw ay hindi maitatago, kundi yan ay larata. Tama po? Okay. Sabi dito sa 1 John, chapter 4, verse 4 and 6, sabi ko rin, basahin po natin, ano? Kunin po yung Biblia po niyo, 1 John chapter 4, 46. By their children, you belong to God and have the faith in them because God's Spirit who is in you is greater than the evil. Okay? Who is in the world? So, dito na pagtagumpay na natin ang mundo. Ang pinakikita dito ng pagkasa ating binasa, mas makapangyarihan ang Panginoon kaysa Diablo. Naunawa, no? So tayo ngayon ay natalo na natin yaong sanlibutan. And verse 5, and they belong to the world. So what they say is from the world, and the world listen to them. So ang mundo, kapag nagsasalita, pakikigyan siya ng taong makamuli. Tama ho? Kung ano yung pinapayo, kung ano yung sinasabi ng mundo, nakikinig yung kapwang mundo. Ibig sabihin, yung namumuhay sa sanlibutan, at yung sanlibutan naman, ay nakikinig doon sa isang makasanlibutan. So maliwanag at sinasabi dito ng salita na ito na kapag ang sanlibutan magsalita at ang isang tao ay sanlibutan din, sila mismo ay nagkakaintindihan. And verse 6, ang sabi po dito, what we belong to God and those who know God listen to us. But those who are not from God do not listen to us. That is how we know that spirit that is true and the spirit that is false. Tama po? Nagsasalita tayo dito ng salita ng Panginoon na intindihan ng anak din ng Panginoon. Pag ikaw ay makasanlibutan, maintindihan ka ng sanlibutan. Pero kung ikaw ay makasanlibutan at magsama kayo ng hindi makasanlibutan na bumuhay sa standard o pamatay ng Panginoon, hindi kayo magkakaintindihan. Sapagkat magkakaroon po siya na hindi talaga arguments po yun. Pero makasanlibutan at makasanlibutan at magsalita dahil pares na yung makasanlibutan and you know that. Parehas nyo, kayo, alam nyo yan, kaya magkakaintindihan kayo. Pero yung salita o ang anak ng Diyos ay magsalita tungkol sa Panginoon at ang kanyang pinagsasabi ay sa Diyos din, sila ay magkakaintindihan. Pero pag iba mo, ang salita ng Diyos ay magsalita at ang salita ay salimutan, nagkakaroon po sila ng napakalaking problema. Tama po? So, today, hindi po natin dito minamats. Ha? Hindi po natin dito minimix yung old self and the new self. Hindi po natin kailangan i-mix. This is not, hindi po ito katulad ng mga kape. 3-in-1, 3-in-2. May 3-in-2 ba? May 3-in-2 ba? May 3-in-3. May 3-in? May 7-in-1. May 7-in-1. May 7-in-1. Diba? Masimil, diba? Masimil, diba? Susunod yan, mayroon ng night limit. Mayroon na nangyari, diba? Pinasabog yung Amerika, yung ano na, night limit po yun? Simil, diba? Okay, so balikan natin ito. So, it's very difficult na pagsamahin po yung world and then the God's standards. Mahirap po yung pagsamahin. Okay? Hindi ka makapamumuhay ng maayos mo. Kasi, ang mangyayari, nagsisimpat siya ka sa isa, magsisimpat siya ka naman sa iba. Sabi nga, di ba? Walang namamangka sa dalawang ilog. Akala ko, walang namamangka sa nasabay sa dalawang ilog. Tama po ba yun? No. Tama po ba? Ano ba ano po yung sinasalita no? Walang namamangka sa dalawa, ilong. Tama? Walang namamangka sa dalawang ilong. You as a Christian, hindi pwede ganun. Kailangan mo is to expose kung sino ka. Your identity as a Christian. Even your work, even in your school, di ba? Dapat ipakilala mo kung sino ka. Ipakilala mo ano yung standard ninyo at anong standard na kanila. So, i-compare mo yung standard po noon ay magkaiba po yun. Kung ano yung papatayan nyo at pamantayan ko, ito na ako ngayon eh. I know na ako ay nakapamuhay sa pamantayan na yan. Then I want
na kinakail to remove my old self. And this now, my new life. Na kinakailangan ko ito ang gagawin ko. Diba? Dito sa Biblia, huwag kayong makipamatok. Huwag kayong makipamatok doon sa makasalanan. Kasi kung patuloy pa rin kayo nakikinig doon at sinusunod yung kanilang sinasabi, ang sabi natin sa verse niya, ang makasanlimutan nakikinig sa kapwa, makasanlimutan. Ang anak ng Diyos ay nakikinig sa salita ng Diyos. So, ngayon, makikita ninyo ngayon kung nakikinig pa kayo doon sa ginagawa ng ibang tao, samantala kayo ngayon ay mayroon ng alam sa salita ng Panginoon. Kung mayroon silang ginagawa at sinusunod nyo pa yun, saan tayo namumuhay? Halimbawa, simple lang. Brad, huwag ka na pumunta muna ng simbahan. Mayroon muna tayo ngayon paghahandaan. Mag-birthday na yung aking anak. Huwag ka na muna pumunta. Pero yung sinasabi ng katawan mo, gusto kong makinig ng misahe ng salita ng Panginoon. Pero yung nagay, yung sinasabi sa'yo, huwag na muna may birthday. Sino pinakinggan mo? Yung salita ng Diyos o yung kaibigan mong nasa sanibutan? Pag yun ay pinakinggan mo, parehas kayo, mga sanibutan. Clear? Ano po? Ano? Okay. So, ito mga kapatid, happen we live according to God's standards and not the standard of the world. Paano tayo mamumuhay ay sa pamantayan ng Diyos at hindi sa mga pamantayan ng mundo? Number one, paano maging epektibo ba? Diba? So, number one, the effective way to live according to God's standard is to banish Satan from our minds. Alam niyo mga kapatid, isa ito eh. Kaya ang Panginoon, balikan niyo po yung talaga na binasa natin kanina. Reject Satan in your mind. Reject Satan in your heart. Reject Satan in your life. Pag hindi niyo ito i-reject, may problema tayo. Reject standards of the world in your life. Kinakailangan mo is to manage. Kailangan mong paisin yung si Satanas sa ating buhay. Siya yung naglalaro at pilit kang pinaglalaroan ng kaaway. Even though you are a Christian. Diba? Kahit kayo isang Kristiyano. May dalawang Kristiyano yung, may dalawang dalawang ulit ng Kristiyan mga kapatid. Sa kanilang paglago, immature and mature. Mature, ignorant, or not ignorant. May mga Kristiyano na ignorante. May mga Kristiyano na hindi pa sapat ang gulang kahit matagal na ng Kristiyano. O, di po ba? So, ito yung pinabanggit po natin ngayon, the effective way to live according to God's standards to banish Satan from our mind. Reject. Diba? Cast out. Tanggalin mo yung mga bagay na katulad niyan. Anong sinabi ni Jesus? Lumayo ka, Satanas. Hindi sa Diyos ang iniisip ni Pedro, kundi yung kanyang kapakinabangan, yung tao. Isipan ng tao. Yung worldly. Diba? Kaya sabi dito sa atin, ang mabisang paraan ng pamumuhay ayon sa mga pamantay ng Diyos ay ang palayasin si Satanas sa ating buhay. Tama po? Isang magandang mga bagsang magandang bagay, natanggalin po natin ito sa ating isipan. Our mind is the battleground of Satan. Alam niyo mga kapatid, kahit andyan ka lang sa bahay, tingnan niyo po yung isip mo kung paano mo palakarin. Di ba? Lalo na kapag nag-iisa ka. Ito yung problema natin. Di ba? If you did not reject Satan in your mind, magkakaroon pa ng problema. Di po ba? So, ito yung isang bagay na dapat natin pabantayan. Yung isip natin kung paano tayo pinaglalaroan ng kaaway. Kung paano tayo makakapamuhay doon sa pamantayan ng Panginoon is to reject Satan. Di ba? Maraming mga negatibong pag-iisip tayo minsan. Di ba?
Ito yung pinagmumulan. At pag ito'y gumawa, kumilos ito, ay talagang napapagalaw niya yung buo nating katawan. At gagawa ka ng isang bagay na maraming hindi mo sinasadya. O minsan sinadya mo talaga siya. Makikita mo na lang, nagsisisi ka. Dahil si Satanas may maglaro ng tao, nagsipa ng isang tao. Okay? Ano ang sabi po dito sa aklat? Sabi dito, Satan takes advantage of those who are spiritually immature and ignorant. O, di ba? Sinasamantala ni Satanas ang mga taong hindi pagulang sa spiritual at walang alam. Kaya siguraduhin natin po natin ngayon na tayo ay mayroon ng sapat. You are not immature. You are mature Christian. You are not ignorant. Ignorant Christian. Dapat hindi tayo ignorante sa pagkakit. At tagal-tagal natin as a Christian, dapat hindi tayo ignorante kung ano yung kilos at ginagawa ng kaaway. Ito yung advantage dito yung ginagawa ni Satan. Lalo na kung hindi tayo talaga naging aware sa buhay natin. Look, mga kapatid, sa lahat sa atin, kahit tayo ay matagal ng Kristiyano, tayo ay napaglalaroan. Anong sinabi po sa 6? Sabi po ng Ephesians 6:11, "Put on the whole armor of God so that you can fight against the devil's evil tricks." So many tricks. Marami rin pamanaan ang kaaway na para ikaw ay sigurin. Maraming bagay. Again, itong isipan natin ay kanyang unang ginagamit ito para masira. Ito yung number one. Ito yung posisyon na ginagawa lagi ng kaaway. Ito ang ating utak. Diba? Ang tao kasi mapag-isip. Ang tao, ang isipan natin ay minsan nalilin lang talaga tayo niya. Diba? Kaya sabi niya, para makapamuhay tayo sa pamatay ng Panginoon, strategic. Banish. I-banish po natin, paalisin po natin yung sa ating isipan, yung ating kaaway na walang iba kundi si Satanas. Ito yung laging nagbibigay, nagdidikta sa'yo. Huwag mo na yung gawin. Ito yung gawin mo. Kaya makikita at mapupunan na lang ninyo, bakit ko ito ginagawa? Kasi mayroong nagdidikte. May nagdidikta sa'yo na gawin yung isang bagay na dapat hindi mo yung ginagawa. It's time to reject. It's time to banish. Di ba? Kailangan po natin sabihin sa kaysan, lumayas ka. Paano ba tayo nagpapalayas kay Satanas? How to reject Satan? Paano ba natin nire-reject? Di ba? Minsan tayo, ang lakas ng silo, I rebuke you in the name of Jesus. In the name of Jesus. Palagay ninyo mga kapatid sa pagre-rebuke natin ng malakas, matatagal ba sa sisan? Alis ba siya? First is to clear first your personality. And then the second is to rebuke Satan in your life. Minsan hindi mo kiniklear yung sarili mo na may ginagawa kang mali. And then after that, magre-rebuke ka, paano mo ma-rebuke siya yung ginagawa mo? Yung pa rin yung ginagawa mo. Di ba? Please, again, draw your first to God and to cleanse. Di ba? Nalinisin muna natin yung sarili natin na wala po talaga tayo ginawa. And then again, then you rebuke Satan. Reject Satan. Ang minsan, kahit balikin na nagre-reject tayo, kasi hindi yung maalis eh. Kasi yung ating kabuuan pagkatao, mayroon talagang ginagawa, yung pamantayan ng mundo, na siya talas naman, yung may pagnak. Kaya kahit nagre-reject ka, bakit ang nabalan siya? Kasi hindi mo ba napapalitan yung buhay mo eh. Di ba? Aalis siya pag wala, pag malinis. Oh, hindi ka na sinwali. Di ba? Iniiwasan mo na yun, nagre-remove, tinatanggal mo na yung mga bag. Eh, kaya talagang pag-review mo, mawawala siya. Pero nag-review ka, nag-review po, tapos andyan pa rin yung ginagawa mo, your routine of your life, yung ginagawa mo, then, ganyan, mag-review ka, sabi mo, I rebuke you in the name of Jesus. Be mature. Magiging huwag tayo ignorante, mga kapatid. Sabi dito, ay kinakailangan sa bawat isa sa atin is, sabi dyan, put on the armor of God so that you can fight against the evil tricks. Ano po yun, mga kapatid? The following verses na mababasa niyo po dyan, isunod niyo yung katotohanan. Di ba? Ang mga sunod na talata, ano po yung napapagod kung ano yung mga bagay na dapat mong isuot? Pero kung yung pa rin yung ginagawa,
ginagawa mo, mahirap palayasin sapagkat nagpapalayasin yung ginagawa mo, yun pala, eh mahirap yung palayasin. Matatalo mo lang yan bago ikaw ay mayroong nababago. Mayroon kang nilinig mo sa buhay. Okay? Okay. So, pangalawa. Pangalawa, the effective way to live according to God's standard is to carry one's own cross or be Him. Diba? The effective way to live according to God's standard is to carry one's own cross and be Him. Diba? So, sabi ko kanina na let us discuss about the cross. The cross during the time of Jesus and the cross today. And nowadays. Okay? So, sabi ko sa inyo kanina, during the time of Jesus, the cross is, sabi dito, He was tortured. And He suffered faithfully on the cross because of me and because of you. And because all our sin. Tama po? Ngayon yung cross ng panahon ng ating Panginoon. Pero tingnan niyo po yung talata na ating nabanggit dyan, pasanin mo ang cross. Ang cross mo, pasanin mo. Today, what is cross? Tama po ba? You know what is the result of cross for us? First is an atonement. Second is the forgiveness. And the third is the grace. And the fourth is the love of God. This is the result of cross. He was tortured because of us. He suffered faithfully on the cross because of you and because of me. But you know what is the result about this? The result of the cross of Jesus for us? Pagbabayad ng sala. Atonement. Forgiveness. Grace. And love of God. Yun yung natin dapat makita ng panahon. Tama po? So, sabi niya ngayon pa, kung sinulat po dyan, sabi ko niya, sa talata, is a call, sabi niya, is a call to self-abasement and self-sacrifice. Isipin niyo po yung ginawa ng Panginoon. Diba? Yan. One must be willing to die in order to follow Jesus. Dying for service is an absolute surrender to God. Dito nyo maalala, itong binabagit ko nito nung panahon ko ni Paul. For to me, sabi ni Paul, to live is Christ, and to die is gain. So ngayon mga kapatid, the cross of Jesus for you and for me. What is cross for you? What is the meaning of the cross for you? Diba? What's the meaning of cross? Sa akin mga kapatid, sa ating binasa na ito, sa buhay natin ngayon, di po ba? Sabi ni Paul, for me, to live is Christ, and to die is gain. Sa buhay ako, paglilingkod ako sa Panginoon, ang sa mamatay man ako ay pakinabang sa lahat. Tama po? Kaya yung sinabi po yun sa binasa po natin kanina, ay inyong marirealize ko ano yung ginawa ng Panginoon sa cross na yan. Minsan hindi natin inisip, alam mo po ba yung tinotorture? Yung inuunti-unti kang pinapatay? He's very willing to die for you. Diba? He's very willing to sacrifice. Hindi mo siya ng dalawang isip. And you, what is cross for you today? What is the meaning of the cross for you? Diba? Kaya dito, sabi dito, para dito sa kay Paul, sa akin ang cross ngayon, sa akin ang Panginoon, eh ito, hanggang sa matay, mamatay ako at maglilikod ako sa Panginoon. This is the meaning of cross for me. Sabi ni Paul. Di po ba? At para sa iyo, mga kapatid, sabi nung makamit nyo man ang lahat ng bagay na dito sa mundo na ito, subalit ang buhay mo, yung kaluluwa mo ay papamahamak, minilis. Di ba? Kailan mo
magkakaroon ng meaning ang iyong buhay. Like Jesus. Di ba? Kaya makikita po dito mga kapatid na binigyan niya yung buhay niya. Para makita yung pamantayan talaga ng Biblia, pamantayan ng Panginoon kung paano gagawin ng tao yung nararapat para sa Diyos. Tayo ngayon mga kapatid, the Bible, ang Bible to us, na kinakailangan natin na sumunod sa kalooban ng Panginoon. Huwag tayong laging namumuhay. At gusto natin patawag tayo ng Christian, panindigan natin na ikaw ay isang Kristiyano. Tama po? Kung gusto mo magpatawag ng Kristiyano, panindigan mo yung pagiging Kristiyano. Di po ba? Nung nakaraan, sabi ko po sa inyo nung nakaraan, sabi na ano ba yung pang-apat po natin na tinalakay? Naalala niyo po ba yung pang-apat natin na tinalakay? Be a new person. Tama po ba? Tama po ba yung panghuli? Be a new person. And then, ano yung karong to? Ha? Oh. Sabi doon, as a Christian, is not enough. Amen po ba? So, isang malaking bagay po ngayon, mga kapatid, ano yung cross para sa'yo? Di ba? Kung sa Panginoon, yun yung nangyari sa Kanya para sa'yo, may gagawin din tayo ngayon na dapat tayo ay sa mamatay o sa mabuhay ka ay ikaw ay maglikod sa Panginoon. Tama po ba? Kasi kahit ano yung gawin po natin dito, makamit pa natin ang lahat-lahat ng iyan. Pero kinakalimutan ng Panginoon. Di po ba? Yung ating kaluluwa, saan siya pumunta? Paano mo mababayaran, paano maibabalik yung kaluluwa mo? Kahit sabihin natin, sa'yo na yung lahat eh. Di po ba? Paano siya mababayaran, paano mo maibabalik? Wala sinamang tao, walang bagay magbabalik nito. Kundi sa pamagitan lamang ng ating Panginoong Jesus. Clear naman po, di ba sa binasa natin kanina? Sige yung magdudugto? Wala! Sino mag-adjust dito na buhay natin? Sino? Praise God! Sapagkat yung life adjustment natin mga kapatid, andun pa rin yung Panginoon, andyan lagi sa atin. Tumutulong sa atin. Bakit kaya ako nagising ngayon? Di ba? So, ito yung isang magandang bagay sa bawat isa sa atin. Tingnan niyo po mga kapatid sa Matthew. Sabi niya sa Matthew, Matthew chapter 16 verse 24. Then Jesus said to his followers, if people want to follow me, they must give up the things they want. They must be willing even to give up their lives to follow me. Kahit kamatayan. Di ba? Kaya niyo po yun. Marami pong mga Kristiyano ng panahon. Yung iba, pinakain sa leon. Pero hindi sila sumuko sapagkat alam nila mamatay ay pag-inaba. Ilan po yung nilagari po ng mga apostol? Ilan po apostol yung patiwarik na gaya ng Panginoon na sila ay pinatay? Pero, ito yung cross para sa kanila. Kundi, sabi niya, ang mamatay ay pag-inaba. Tama ho? Pero doon sa kanina, nung binasa natin kay Pedro, sa ganun palang pananalita ng Panginoon, pipigilan niya na eh. Ayaw niya nang pasalitain. Hindi ho ganun yung Christian. Expose yourself as a Christian. Hindi mo dapat yung kinakaya. And then, pag yung sinasabi mo yun, hindi mo susundin yung pamantayan ng salimutan. Susundin mo yung pamantayan ng ating Panginoon. Tama ho? Ako sabihin ko sa inyo, mas maganda yung hayag ako kung sino ako ngayon. Kasi maging sa aking mga ibigan, kilala nila kung sino na ako ngayon. I am a Christian. Doon ako kilala. Hindi ko sinasabi yung pastor, hindi. I am a Christian. Ay, hindi na yun. Kasi Christian na yan. Eh. Again, yan yung pinakamaganda. Tamang brother nung yan. Di ba? Hindi ka marapit-kapitan nila sapagkat ay, hindi na yung ganun. Nalapitan ka man lang, pero hindi na ganun yung alok sa'yo, tama? Pero ngayon sa bawat pag-
paglapit ay inaalok at tinakatap mo, no? Ah, mahirap yun. Ano yung pangalan ng sister? Ano pangalan mo ninyo? Kayo po? Ano pangalan? Kayo po, kayo, kayo, kayo. Ano pangalan mo ninyo? Tamayo. Tamayo? Oh. Sister Tamayo. Oh, tinayin niyo po, ha? Pag Sister Tamayo alukin, at tatanggapin niya yun, tinatanggap na tinatanggap niya yun, may mapakilala niya ba yung sarili niya? Yung tunay niyang pagkatao, pag-ibig niya, no? Hindi. Pero subukan mo, sister. Remove. Alam niyo yung pagbalik noon ng tao sa iyo at ni-remove, hindi mo in-accept? Ano kaya pakiramdam mo? Yan yung isang ang kinatatakutan natin. Yan minsan, yung ayaw natin mangyari, mawalan ka ng kaibigan. Mawalan ka ba ng kaibigan pag ikaw ay pumunta sa Panginoon? Hindi. Mas lalo, dadami ang kaibigan mo at magiging maganda pa ang buhay mo sapagkat yung mga kasama mo ay sa pamantayan ng Panginoon na mumuhay. Kaya huwag kayong matatakot kung mawalan man kayo ng kaibigan dito sa mundo. At hindi ko sinasabi na mawala sila sa inyo. Kundi dumating ang araw sila man ay mapasama. Tama mo, what? To me, nowadays, masaya ako sapagkat ako ay isang Kristiyano. Malungkot. Akin, mayroong mawawala talaga. Ang pagiging Kristiyano, mayroong sadyang mawawala. Pero, paalam, doon sa mga mawawala sa iyo dahil sa pagiging Kristiyano ninyo, mayroong higit na ibibigay sa inyo ang Panginoon. Tama? Pili ba natin para pagkakang Panginoon? Yan yung isang magandang bagay, di ba? Yan yung isang magandang bagay. Huwag kang malungkot, ang lungkot ay naririyan. Pero subukan mo ang Panginoon. Bakit hindi mo siya subukan? Bakit hindi mo tahakin yung pamatayan niya? At makikita mo kung ano yung kaya niyang gawin para sa iyo. Tama ba rin sa taon? Yan yung isang magandang bagay. Okay? So, pangatlo. Pangatlo, mga kapatid. Sa akin pangatlo, the effective way to live according to God's standard is to declare our lives to Jesus or to dedicate. Okay? The effective way to live according to God's standard is to dedicate our lives to Jesus. Balikan niyo lang po yung binasa natin kanina kasi lahat ang kinuha ko po dito ng mga points ay naroon sa binasa natin kanina sa main text natin sa Mark chapter 8. Ano po lang po, kinuha ko yung mga laman po ng aking binasa at ating ano po doon. The effective way to live according to God's standard is to dedicate our life to Jesus. Yung maialay mo yung buhay mo para sa Kanya. Tama po? So, sa isang buhay Kristiyano, itatalaga mo at ialay mo yung buhay mo, itagang isang mabigat, isang napakahirap gawin. Okay? Pero pagkatulong mo ang Panginoon, ay maibibigay mo ito sa Kanya. Okay? So, sabi dito sa binasa natin kanina, di po ba? Sabi niya na ang kanyang sinabi, ang naghahangad ng baligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit, ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa mabuting balita ay siyang magkakamit niyon. Tama po ba? So, ito po yung talata na aking babasahin. Sabi niya, sa Proverbs 16 verse 3, depend on the Lord in whatever you do, and your plans will succeed. Tama? So, kinakailangan po natin mga kapatid na independe is to rely on God. All our plans, all your dreams. Tama po? Sapagkat mayroong mas magandang plano ang Diyos para sa iyo. Pero, ito mga kapatid ang maganda, kinakailangan tanggalin mo muna ito. And then you will see His goodness. Yung kanyang plano para sa iyo. Tama po? So sabi niya sa atin, depend on the Lord in whatever you do, and your plans will succeed. Okay? So lahat tayo, kaya sabi niyo, ialay mo yung buhay mo para sa Kanya. Okay? Hayaan mo ang Panginoon, mayroon siyang gagawin para sa iyo. Kaya ang sometime, mga kapatid, ang nangyayari, parang nakukontrol natin yung sarili, kinukontrol natin na dapat talaga natin ibigay para may nakukontrol sa iyo eh. At hindi mo siya maialay.
Hindi mo ba i-dedicate sa Panginoon ang iyong buhay? So it's time, mga kapatid, is to remove. It's time na dapat mong tanggalin, is to reject. Puntahan mo yung bagong plano para sa iyo ng Panginoon. Lahat yan, may ibibigay sa iyo ang Panginoon. Okay? Sampol, mga kapatid. The Book of 1 Samuel, chapter 1. Si Elkana ay may dalawang asawa. Ang pangalan ng isa ay si Ana. At yung isa ay si Penina. Ana, siya po ay isang barren woman. Siya po ay isang babae, walang kakayanang manganak. Oh, di po ba? So, yearly, sila ay pumunta sa silo at pumunta po doon sila. Yearly, taong-taong pumunta doon. Okay? Pero mahal na Elkana ang kanyang asawa na si Ana. Pero tingin niyo, mga kapatid, kung paano niya dinidicate yung kanyang sarili sa Diyos, then hindi lang yan yung kanyang sarili. Kung ano man yung kanyang pinangako doon sa kanang panalangin, mayroon siyang i-dedicate na hindi lang yung kanyang sarili, kundi mismo yung nanggaling sa kanyang sarili. Hindi yun tayo dapat nag-hesitate kung ano yung gusto nating i-anak sa Panginoon. Hindi po ba? Ang nangyari, mga kapatid, ay ganito, pumunta po siya ng silo. Nanalangin siya at siya'y napagkamalan ni propeta at propeta ni sacerdote Eli. 9 o'clock, maagapan na siya, ilasing mo, ito naman siya. Sabi niya, hindi ako lasing. Sabi niya, ako ay nananalangin. Ang iniwan po ni sacerdote Eli, sangay lubing ng Panginoon ang dinadalangin mo, brothers, ito. Nawa sa oras na ito, lumi, brother Dumi, ano bang gusto mo? Sana sa oras na ito, lumi ng Panginoon lahat ng dalangin ng nila. Tama po? Yun ang mga kapatid kung ano nangyari kay Ana. At sinabi ni Ilin, nangyari ang kalooban ng Panginoon kung ano ang hinihingi. Lahat tayo ngayon, lahat ng mga sumusubaybay, may mga mangyayari sa mga bagay nakapangmangha na hindi nyo mapapaliwala. Amen? Dahil si Eli, nung patapos po ng prayer po noon, umuwi po si Ana. Nang umiwan si Ana, yung walang kapasidad para manganak, binuksan ng Panginoon para magkaroon siya ng panibata, para magkaroon siya ng anak, ng bata. Binuksan niya ang kanyang bahay bata. At mula noon, doon po nagmula, nag-umpisa, hanggang siya po ay nagdalang tao. Do you believe the prayer? Tama po? Ito yung isang magandang bagay na may magagawa sa atin ng Panginoon. Okay? Kaya sa pagkakataon na ito, mga kapatid, hanggang sa dumating yung araw, ano po yung pangako niya na? Ibibigay ko ang anak kong ito, patitirhan ito, pag kaya niya na, ibibigay ko na ito doon kay sacerdote. At huwag niyong kalilimutan, sa binanggit ko po sa inyo ngayon, na mayroong ibibigay sa inyo ang Panginoon, huwag niyo rin kalilimutan ang Panginoon yung sa kanya. Naintindihan? Hindi niyo dahil masaya ka na tatanggap mo, but then after that, nakalimutan mo ng Panginoon, hindi pinabigay para sa kanya. Yun naman yung masama. Yun naman hindi maganda. Di ba? So, sa pagkataon na yun, nabuntis po siya hanggang lumaki yung kanyang anak, naging maayos. Ano po yung ginawa? Sabi niya na, maging sa kanyang asawa, ihatid na natin yung ating anak sa bahay ng Panginoon. Hinatid nila doon. Tapos, umalis sila. Iniwan nila ang bata doon hanggang doon na po lumaki si Samuel. Huwag niyong papayaan, huwag niyong hayaan ang mga anak ninyo, huwag niyong pabuwalan kung sila man ay pumunta dito. Tama? Kung ikaw ay mayroong pag-aalay sa Panginoon, hindi lang yung sarili mo, pati bahay mo, pati anak mo, pati kung ano ang mayroon ka, ibibigay mo yan para sa Panginoon sapagkat mayroon ka ng pabuhay ng buhay. Tama po?
makikita nyo, yung mga anak nyo, balang araw, sila na pala, ito matayo na sa simbahan nito. At maraming simbahan yung atin matayo, at yun sila yung tatayo. At darating at darating isang panahon, darating at darating yung sabihaya ng Panginoon. Amen ho? Kaya sa bawat yan sa atin, sabi dito sa ating pangitlo, the effective way to live according to God's standard is to dedicate our life to Jesus. Kaya mo talaga ibigay kahit ano, sapagkat alam mo na yung cross. Alam mo na, mga kapatid, yun. Huwag tayo namumuhay na lang doon, sa palagi doon sa dati, huwag ganun. Kundi mayroong makita ngayon ng maayos sa atin. Again, sabi natin, is kinakailangan ay mamuhay sa pamantayan ng Panginoon at alisin ang pamantayan ng mundo. Kung ano man yun, kanila, huwag mo na silang intindihin. Sundin mo lang ang pamantayan ng ating Panginoon. Okay? So, ang basahin ko ito sa inyo. 1 Samuel 1:27, I prayed for the child and the Lord answered my prayer and gave him to me. Sabi po ni Hannah. Okay? Ang panguli po natin, mga kapatid, ay ang pang-apa. Sabi niya, the effective way to live according to God's standards is to guard our lives against the riches of the world that can cause the death of our soul and eternal separations from God. Yan po yung ating panguli. Okay? So, sabi diyan sa ating, ang mabisang paraan upang mamuhay ayon sa mga pamantayan ng Diyos ay ang pag-iingat sa ating buhay laban sa mga kayamanan ng mundo na maaaring maging sanhi ng pagkamatay ng ating kaluluwa at walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Nabasahin ko po yung verse natin kanina. Sabi niya dito, ano nga ang mapapala ng isang tao, makamdaman niya ang buong daigdig kung ang katumbas naman nito'y ay ang kanyang buhay. Kapatid, tandaan natin, kaya naman ang Panginoon tayo ay maging masaya. Okay? So, ang Panginoon ay mayroong kakayanan na paano tayo pasayahin. Hanggang ibigay kung ano ang gusto niya. Okay? Itong mundong ito ay naririyan lang eh. Pero tingnan nyo naman, darating ang araw, mapapahamak lang yung ating kaluluwa. And then, yung eternal separation sa Panginoon. Eh, mahirap po, mga kapatid, ang mamuhay na walang Panginoon. Tinalangin natin na nakaraan. Sabi natin, kawawa ka. Nabuhay ka sa mundo. Hindi mo kilala si Jesus. Di po ba? So, isang magandang bagay, dapat kilala mo ang Panginoon habang ikaw ay namumuhay. Isipin nyo, ano ang tinumuhay yung mga bagay? Makamutan mo ba? Tapos, mapapahamak naman yung kaluluwa mo. At eternal separations. So, mahirap po yun. Okay? So, ang Panginoon, nandiyan naman eh. Nag-aalok naman siya ng biyaya sa iyo eh. Pero ang isang magandang bagay dito, mga kapatid, na dapat talaga natin batayan, ay itong mayroon tayo ngayong kinagigiliwan mga pinatatangkilikan. Ito yung mabatayan natin sa buhay natin. Okay? Wala pong masama ron. Napapasama lang po talaga doon yung umawak, hindi po yung inner niya sa iyo. Biyaya na niya siya sa iyo eh. Huwag ka lang mapahamak. Huwag lang tayo ma-out o focus. Naintindihan? One, bakitin po natin, out of focus. 1, 2, 3, go. Out of focus. Bigyan ko kayo ng out of focus nung si Peter. Nung nakita niya si Jesus, andoon naglalakad sa tubig, nakita niya si Jesus yun. Di ba? Hindi yung moto, kundi si Jesus ay naglalakad sa tubig. Nung makita niya yung Panginoon, lakas ng kanyang pananalig, lakas ng kanyang pananampalataya. Hindi po siya nawala sa ubong focus. Yung focus niya, talaga. Yung kanyang mata, andun sa Panginoon. Walang sagaban. Ngayon, ano sinabi ni Pedro? Panginoon, parinihin niyo nga po ako. Dahil hindi siya nawala ng focus, ano ang ginawa ni Pedro? Siya ay naglakad. Tinitingnan na lang si Jesus. Lakad lang siya ng lakad. Pero nung mabali sa isang maliit na bagay, anong nangyayari kay Pedro? Nung naglalakad, mayroong dumaang malaking alon, ano ba nangyari? Saan na po siya nakakita? Saan na po yung kanyang tingin? Napukos?
Di ba? So, ano yung kanyang nakita? Sabihin natin, tumaas na hindi niya nakita si Jesus. Eh, ano niya ngayon nakita? Hindi niya nakita si Jesus eh. Alam, pero hindi niya alam ano pa si Jesus sa likod nun eh. Kanalasa, pag out of focus yung tao, doon lang tayo napapama. At doon kalulubo. Amen ho? Kaya, again, huwag sana mangyari sa buhay natin na ma-focus tayo. Because of the riches of the world. Huwag doon. Tama po? Humakbang ka ng humakbang, focus mo lang sa Panginoon. Kahit unti-unti yung paghangat, basta may bangang masarap. Huwag kang magmamabilis. Kung wala naman sa'yo, pag bilis-bilis mo, wala naman ang Panginoon dahil hapon ka ng hapon sa mga nakakaangat sa'yo. Mas maganda pa, at least unti-unti, basta nagpapatuloy. Tama po? Mas maganda yun. Kung patuloy lang kayo, tuloy-tuloy lang. At darating at walang araw. Yung sa paunti-unti ng paglalagad at paglalagad, mayroon ka tamang patutunan. Tama po? So ang tao, mga kapatid, again, narito tayo para ayusin yung buhay natin. Life adjustment. Yes, you are Christian now. And me also. Kaya kailangan natin ngayon, i-adjust lang natin yung buhay natin. Hanggang makasanayan, kung nakasanayan ka doon, masasanay ka rin, namumuhay, para sa Panginoon. Pero dapat lagay mo talaga bigyan ng bago ng pansin nyo. Focus lang tayo. Okay? Focus. Huwag kayong mawawala. Basta nandiyan ka sa Panginoon, focus lang. Kahit ano ba yung dumarating, kahit ano ba yan, basta focus lang. Magiging pipi mo ang ginagawa. Amen? Brother Dan? Okay, sige. So, sabi dito, sa talata na ating babasahin, 1921, Jesus answered, "If you want to be perfect, then go and sell your possession and give the money to the poor. If you do this, you will have treasure in heaven. Then come and follow me." Isang mayaman na isang binatilyo. Di ba? Paano ba magkaroon ng ganap na buhay? Kaligtasan sa aking buhay. Di ba? So ano po yung ginawa ng Panginoon? Ano ba yung ginawa mo? Eh, sinunod ko naman po Panginoon yung lahat eh. Ito na po yung ginawa ko. Pero sabi ng Panginoon ito, yung pagkakataon. Opportunity na nagkakausap sila ng Panginoon. Ano po yung nangyari? Sabi ng Panginoon, mayroon kang dapat gawin. Ibinta mo ang lahat. Ano po yung nakalagay? Verse ito. Sin. Oh. Ano sa Tagalog yung sinabi? Oh, ang ipamigay sa mga dukha. Ayan, sabi, ibinta mo ang lahat ng iyong arian at ipamigay mo sa mga dukha. Diba? Pero nasa aming puso ng lalaki? Nasa dukha ba? Nasa Panginoon ba? Nasa? Andun yung kanyang focus eh. Di mo ba? Hindi niya na nakikita si Jesus dahil doon eh. Hindi niya na rin makita yung dukha dahil doon eh. Dahil mas matibang yung sa kanya. Hindi niyo ba alam kung saan ba na talaga nagagaling yung mga bagay at kayamanan na mayroon? At akin ko po binagin sa inyo yung limang bagay kanina. Spiritually, emotionally, financially, physically, spiritually. Galing lahat po yun sa Panginoon. Yung blessings, mga kapatid. Nung marinig, ano po yung nangyari? Siya ay nalungkot. And then, nung malungkot po siya, lumat siya. Hindi niya gusto yung pamantayan ng Diyos. Mas gusto niya ang pamantayan ng mundo. Baliwanag, Claire. Tama po ba? Ayaw niya ng pamantayan ng Panginoon. So dahil ayaw mo, nalayo na lang siya. Malungkot siya nang umalis sapagkat hindi siya nabigyan ng pangor ng Panginoon. Tama po? Kung gusto mo mamuhay sa Panginoon, ito yung gawin natin. Diba? So, pamantay ng Panginoon, sige, ibenta mo yan. Palagay niyo mga kapatid, walang gift sa kanya ang Panginoon pag ginawa niyo. Di ba? Yung pagkakataon na makausap lamang niya si Jesus at masunod,
dinhi sa nanya. Pero ayaw niya. At maraming tao ngayon, ayaw. Ayaw makinga. Sana lahat ng Kristiyano natin ngayon, mga kapatid, at sana tayo lahat ng mga Kristiyano, matuto tayo makinig at sumunod. Sabi ng Panginoon nga eh, sige, ibinta mo yan, at bumalik ka, at sumunod. Diba? Eh, sumunod ka sa akin, pag nabita. Wala, nalungkot na siya, umalis na siya. Sumaliwanag na mas mahalaga sa kanya, ha? Kaya ba? Wala sa kanyang pukos, si Jesus, ang kanyang pukos ay dito lamang. Wala sa lupa ang kanyang pag-iisip, kundi ang pag-iisip niya. Dito lamang kung ano mayroon siya. Ang pinakamatindi doon, wala pala si Jesus sa buhay niya. Ang hirap po ano, di ba? Mayroon ka nga. Wala naman si Jesus. Yan ang pinakamatindi. Okay? So sana pagkatapos, mga kaibigan, it is difficult to match God's standards with the world's standards. Mahirap i-compare, to reconcile the standards of God and the standards of the world. Mayroon tayong malaking problema. Hindi pwedeng i-mix again and again. Hindi pwede siyang i-mix. No need to match. And then again, hindi po ito ma-i-compare, hindi po natin ma-i-reconcile yung bawat isa. Sabi po dyan sa aklat ng Matthew, sabi po dyan, kung mayroon po, pwede pong pakialam po dyan. Sabi po dyan sa Matthew, Matthew po ba? Okay, sabi sa Matthew 6:24, pwede po bang pabasa kung mayroon kaya ba, ano po ninyo? It is difficult to match God's standards with the world's standards. Matthew 6:24. Walang, no man can serve two masters. For either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. The standard of the world and the standard of God, mahirap i-match. Babalikan ko yung isang lalagyan ng isang alak. Yung luma at ang bagong alak, pag sinabay mo po yan niya, siya ay sasabog. Diba? Gayun din. Tingnan nyo, mga kapatid, simple lang. Sino pa rin may apo na dito? Wala pong may apo? Wala pa, ano? May apo ka na to? Ano? Wala mo. So, ganito. Alam mo yung magulang ng anak? At di ba may lulo yun? Ano ba? Pag napapagalitan ng tatay yung anak, ang kadalasan ginagawa pag napagalitan tatakbo sa lulo. Di ba? Ganun yung buhay eh. So, kaya ang bata, kahit pagalitan ng laging mayroong natatakbuhan. Laging mayroong napipili. Pag pagalitan naman siya ng lulo, ang mangyayari ng bata, tatakbo na naman sa tatay. Alam niya itong buhay na katulad nito, hindi talaga maganda. Hindi mo talaga maimamax yung pamantayan ng salita ng Diyos at ng mundo. Pipili ka talaga ng isa. Tama ho? Pipili ka ng isa na yun talaga yung gagawin natin. O balikan na natin yun. Wala namamangka sa dalawang ilong. So clear. So ang pagiging Kristiyano mo ngayon, life adjustment. So, ngayon, mag-adjust na tayo. Amen? So, ano pa po? Sabi niya, the word of God is the standard of Christian living. So, wala na po tayong ibang magagawa. Bilang Kristiyano, ang pamantayan na talaga natin ay ang salita ng Diyos. Huwag na kayong makinig kung ano yung payo ng mundo. Sapagkat ang nakikinig sa mundo ay kapwa silang mundo. Ang nakikinig sa salita ng Diyos ay nakikinig sila sapagkat parehas sila sa Diyos. Doon sa first John, binasa natin kanina. Okay, sabi Mark chapter 12, 32-31. Yan na ba yun? And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy souls, and with all thy mind, and with all thy strength. This is the first commandment.
Ito first commandment, at ito may natin kanina yung first part doon sa Old Testament. And then the second is like, namely, this thou shalt love thy neighbor as thyself, there is none other commandment greater than this. Yung dalawang commandments na ito ay napapaloob na po yung 10 commandments. At ito yung pamantayan na binabating natin. Amen? So gawin natin yung pamantayan ng Panginoon, huwag yung pamantayan ang mundo. Kung gusto na magkaroon ng life adjustment, mabagot, maayos, effective ang buhay mo para sa Panginoon, do this. Okay? So gawin ang isang bagay, walang iba kundi yung standard ng Panginoon, hindi standard ng sanlibutan. Shall we pray? Panginoon, kami po Diyos ay narito. Patuloy na lumalapit sa inyong Panginoon. O Diyos, salamat at kami ngayon ay nasa pamantayan ng iyong salita. At amin na pong limutin, alisin, reject, Panginoon, yung mga bagay na kung saan kami ay naradami pa ng sanlibutan. Sapagkat wala naglilingkod sa dalawa, Panginoon. Kaya Panginoon, pipili talaga kami at pinili namin kayo, Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Nagpapasalamat kami sapagkat nakilala namin kayo. Thank you, Panginoon, sapagkat natortured kayo, Panginoon. Kayo ay nagsuffer painfully on the cross because of me, because of us all. Thank you, O God, because the result of the cross is the atonement, forgiveness, grace, and love for us. Thank you for everything, Lord Jesus. Thank you. Salamat, Panginoon, sapagkat kami ay binago niyo na, Panginoon. Patuloy niyong inaayos ang buhay namin. Salamat, Panginoon. Uli, tinataas namin ang dakilang pangalan sa tayong pangalan, Jesus, ang lahat ay magsabi na. God bless po sa atin.